Diyan ko lang kayo kasi sa dalawa. Ilang taon po ba ako ang ministry sa Malaguete? Tanong ko lang kasi hindi ako masyadong dito. Ilang years na po? Seven years na po. So matagal-tagal na po? Seven. Okay. Oh, starting na. Okay. So gusto ko lang po yung pasahin sa ako po wala akong maihapon sa tinatawag natin kung yun ang paginawa ng ating mga kapit. Wala po akong nasabi masama o mabuti man. Hanggat ito ay, di ba, kagaya nga sa tinatawag nating husgado, kinakailangan ma-improve. Amen. Okay. So, tama, no? Na ang hukong na pangalan ay nasa Bible. At makita po natin, no? Hukong ministry. So, ang hukong ay pinanggalingan, which is akin. Pero pag tinagalog natin ang hukong ay ano? Hatol. Pag-hatol. Judge. English. So, this is pertaining for judgment ministry. Okay? Pag sinabi natin ministry, may ministro dyan. Ministro na tagapag. Tango. Okay. So, sa book of Judges, pag sinabi natin, hindi ka lang ang hukong. No? Sa Bible yan. Pero, ang book of Judges, Judges ay tumutukoy dito sa mga pinili ng Diyos na kasi ano ito? Sa mga personalidad na pinili ng Diyos to deliver Israel out of the idolatry. Tanda natin, history muna. Amen. Para hindi natin maunawaan kung anong hukong. So, ang Judges ay inilagay ng Diyos, pinili ito ng Diyos sa kanilang kakayanan at abilidad na ipinagkaloob ng Diyos. So, they were called Judges. Ito yung mga personalidad na may angking kakayanan na galing sa Diyos para hukman ang Israel sa kanilang panahon. Amen. Now, ako po ay naniniwala na pag sinabi natin hukom ay isang taong may kakayanan. May tunong, mayroong maalam na kaisipan sa katwiran at ang kanyang purpose is to deliver the people out of bondage. O, alam man, ang umingiran na kasamaan. No? At ako po'y naiiniwala, as due respect sa ating mga kapatid, kung ito ang kanilang ini-implement sa kanilang iglesia, well, very good. Pero iniwala po ako, the only absolute personality in the local church to judge is the pastor. Agree or disagree? Nasa inyo yan. Ang pastor ay pinili ng Diyos na siya dapat ang bigyan ng sovereign authority to judge among his local church. So para sa akin, galing ba ako sa isang malaking denominasyon, mayroon kaming 13 declaration of faith. So yun ang pinapahiran namin. Dahil sa head ako ng, minsan naging head ako ng education, so ito yung pinapahiran namin. This is, ito yung panuntunan ng iglesia na dapat sundin ang mga iglesia. Kaya ako po ay nasabi natin na magandang hukong, pero iniwala ko, the only sovereign judge on the local church is the pastor. So ang pastor, ang nagkatalaga ng mga bagay na binibigay sa kanya ng Diyos para sa katwiran dahil siya nakakakita ng mga masasamang bagay o ng mga bagay na dapat ito ay alpasan ng kanyang mga tupa ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanya. Berean. Bakit sinabi natin Berean? Of course, historically speaking, ang Berean is just a part of a small town sa Berea, doon sa lugar ng pangalan ay Berean, sa Asia Minor. At ang taong tawag doon ay mga taga-Berean. Pero they were noble because kilala sila. Una-una, they were Jew. Na marahil ay na-convert ni Pedro pa sa panahon niya. Dahil bakit?
they are kahit sabi nila, kahit si Pablo ang nagsalita, surahin pa rin natin. Berea is in the Greece, sa Greece ang Berea. Si Paul ay matagal na pagsayo. At alam nila ang ginawa ni Pablo sa mga Kristiyano. Kaya nagkaroon sila ng pagdududa sa pagbabalik ni Paul at nangangaral siya, nangaral kahit si Pablo yan. Nabalitaan natin ang ginawa ng Diyos sa kanya, pero suriin pa rin natin. Amen. They were noble because binigyan sila ng Diyos ng tinatawag nating alap at init na magsuri ang katotohanan. Pero sabi nga ni Pastor Domi kanina, James 3:1-3, sa gawa pa rin natin makikita. Amen? Amen. We can implement all these things. Why not? Bahala kayo. Pero, sabi nga, ang Diyos ay tumitingin pa rin sa motibo. Amen. Tumitingin pa rin doon sa tunay na motibo para sa ito. Amen. At ang magdadala na ito, para sa akin ito, ang sovereign personality sa iyong iglesia. Kung ito man ay na-implement natin sa iba, hindi, para sa akin hindi makatarungan. Dahil, at isa pa, naniniwala po ako na ang bawat pangalan ng Iglesia ay prophetically spoken by God. At kung anong nakapangalan sa Iglesia, siyang ipinahiran ng Diyos na tinatawag natin aral o anumang mga bagay na mas sabi natin angkop o katulad nito sa Carolina. So ang pinaka lagi pinag-uusapan dito ay pagbabalik ng Panginoon. E kung iyon ang inyong inilagay ng Diyos sa inyong isip, na inyong iglesia ay itataas niyo ako ministry, then nasa inyo yan. Pero doon titingin, babasin ang Diyos ng kanyang paghuhukom sa bawat isa sa akin. Tanda natin, kung paano natin implement ito sa ating mga kapwa mananampalataya. Bahala kayo, darating ang araw, sabi nga ay sa pamagitan nito, tayo'y pupukman. Amen. Yan na lang po, maraming salamat po.